Matapos nga pong ipalabas ang episode 3 and 4 ng pelikula ni Michael Jordan na pinamagatang The Last Dance na nag-focus sa kanyang Chicago Bulls star teammates na si Dennis Rodman at ang kanyang huling taon sa team. Marami nga pong mga fans at NBA players mismo ang nag-react, lalo pat noong ipinakita na nga po ang isang senaryo kung saan pumupunta si Dennis Rodman sa lugar ng Las Vegas sa kalagitnaan mismo ng NBA season. Kaya di na nga po nag-atubili pa si Donovan Mitchell na magsabing si Dennis Rodman nga daw po ang nag-imbento ng sikat ngayon na tinatawag na load management na ginagamit na ngayon ng maraming mga manlalaro. Tara mga idol, alamin natin dito ang tunay na storya sa likod nito. Ayon nga po sa inilabas na balita mga idol at pahayag ni Michael Jordan, pinayagan nga nila ng kanilang kupunan ng Chicago Bulls si Dennis Rodman na magkaroon ng 48-hour long vacation papunta sa lugar ng Las Vegas. Subalit wala man nga po ni isa sa kanila ang nakakita kay Rodman nang nagbabakasyon siya especially sa lugar ng Las Vegas. Kahit man nga po hindi nila nakikita si Dennis Rodman, pinayagan pa rin nga po nila ito na bumalik hanggang matapos ang ibinigay nilang palugit na 48 hours. Ngunit nang matapos nga po ito, nanatili pa rin nga po si Rodman sa lugar ng Las Vegas para ipagpatuloy ang kanyang bakasyon habang idinedepensa ng Chicago Bulls ang kanilang kampiyonato. Kaya di na nga po natiis ni Michael Jordan puwersa ang pabalikin si Dennis Rodman sa kanilang lineup sa pamamagitan ng personal na pinuntahan niya ito mula sa lugar ng Las Vegas. Matapos nga pong mapanood ang kaganapang ito ng ilang mga NBA players especially ni Donovan Mitchell sa pelikula ni Michael Jordan na The Last Dance, biglang naisip nga po niya at agad niya namang pinost sa kanyang social media account na naniniwala nga daw po siyang si Dennis Rodman ang nakapag-imbento ng load management sa National Basketball Association. Nang masali nga po ni Donovan Mitchell ang pangalan ni Dennis Rodman sa usapan ng tinatawag na load management, ay agad naman nga po niyang sinabi na katulad nga ng ginawa ni Rodman, maituturing na ito bilang load management dahil napapabayaan nga po ang manlalaro na makapagpahinga o makapagbakasyon pansamantala habang patuloy na nagtatrabaho ang kupunan sa kalagitnaan mismo ng NBA season para sa kanilang inaasam-asam na kampiyonato. Pero kung titignan nga natin mga idol ng mabuti, sa nakalap nga nating balita, sinabi nga po ng dating head coach ng kupunan na pinagmamay-ari ni Jordan na Charlotte Hornets, mariing pinagbabawalan nga nito ang kanyang mga manlalaro na gumamit ng load management at kinakailangan maglaro ang lahat ng kanilang mga manlalaro ng 82 games sa isang season. Kaya masasabi nga nating hindi matatawag na load management ang ginawa ni Rodman dahil ayon nga po mismo kay Phil Jackson na dating head coach ng Chicago Bulls, si Rodman nga daw po ang naging dahilan kung bakit sila nanalo ng kampiyonato taong 1997-1998 NBA season matapos siyang mag-step up sa kanilang lineup habang nagre-recover pa mula noon ang backup superstar nila na si Scottie Pippen. Siyempre, lahat nga po ng mga manlalaro ay kailangan ng munang magpahinga at ng panahon para mag-isip-isip lalo pat mataas ang inaasahan sa kanya ng kupunan. Paalala ko lang nga po mga idol, ang tinatawag nga na load management ay isang pamamaraan ng mga kupunan sa NBA para pagpahingahin ang kanilang mga manlalaro sa oras ng regular season para mas maging handa sila sa mga laro sa darating na NBA playoffs. Bagamat man nga po maganda naman ang intensyon ng mga kupunan para maiwasan ang sobrang pagpakapagod ng mga manlalaro, gumawa pa rin nga po ng batas ang liga noong taong 2017 na pinagbabawalan nga ang mga kupunan na pagpahingahin ang mga high profile player o yung mga sikat na manlalaro na mag-participate sa isang laro na ipapalabas sa national TV. Maraming mga fans na rin nga po ang nagsisimula na rin madismaya sa ganitong estilo ng bawat team sa kanilang mga manlalaro dahil sa pagkabigo nilang makita ang kanilang mga iniidolong manlalaro sa mga magagandang laro na inaabangan nilang mapanood. Katulad na lamang nga po ng nagawang laro ng Milwaukee Bucks at ng Los Angeles Clippers kung saan hindi nila pinayagang makapaglaro si Kawhi Leonard sa malapagaganda sanang matchup ng magbanggaan at ipapalabas ito sa national television. Uulitin ko lang mga idol, hindi nga daw po si Rodman ang nakaimbinto ng load management dahil nagsimula lang naman ito nang mas lalong maging competitive ang bawat kupunan na makakuha ng kampiyonato matapos makabuo ng ilang mga superstar lineup ang iilang mga kupunan sa National Basketball
Association. Maliwanag ba sa inyo lahat, mga idol? So yun lang, mga idol, ang ating pinakabagong video ngayong araw. Once again, I'm your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mga idol. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang bisitain, i-follow at i-like nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Meron din tayong mga NBA updates doon. Siyempre, mga idol, pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para lagi kayong manotify sa mga ina-upload kong video dito. So yun, mga idol, maraming salamat po sa panonood. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.